Hello, good evening everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Okay, kamusta po tayong lahat dyan? Today is November 3, 2020. Tatlo po ang topic natin today, mga number guys. Tatlo talaga kasi ang daming nangyaring yung araw na to. No? So, nandyan yung nawala ng YouTube channel to sa ABS. Nadaan na lang natin yun, sandali lang. Explain ko lang sa inyo kung ano yung nangyari dyan at kung ano yung kasinungalingan na pinapaikot ngayon ng ABS. Pangalawa, itong reply ni Soljan Kalida tungkol sa protesta ni BBM. At pangatlo, okay, pangatlo, itong pag-absent ng Makabayan Black sa red tagging hearing sa Senado. Diyos ko, napakaraming pag-uusapan, mga Tabber God. Pero bago pumunta sa ating topic today, huwag niyo pong kakalimutan na kung di niya pa po nagagawa, i-like po natin ang ating video, share at subscribe po sa mga nanonood din po ng replay. Please like, share and subscribe dito po sa ating channel. Ayan po, sa akin pong YouTube channel. Okay. Meron din po akong Facebook, Instagram at Minds account. Nandiyan po siya. Ayan yan. Ayan, nandiyan po siya. Ayan lahat. At search po siya using at Coach Jarrett. Okay? So yun po ang inyong gagamitin para makita po ang aking channel, ang aking pong Facebook pages, social media pages sa iba-iba pong social media sites. Okay? Business. Featured business for the day. Muli, si Wonderfully Made. Okay, sa Facebook page naman ako ngayon kasi nag-message siya sa akin kagabi. Sabi niya, Coach, pakita niyo na lang yung Facebook page ko. Sige, so Facebook page ay ipapakita natin. Yan, si Wonderfully Made. Isa po siyang gift curator. Ayan, gift curator, mga Tabber Cards. Ano po ang ginagawa ng gift curator? Pag meron po kayong gustong ipangregalo na gift, sabihin niyo lang sa kanya, siya ang bubuo ng gift box. Napakagandang mga gift box, mga Tabber Cards. Ayan, oh, galing, oh. Oh, yan, oh, napakaganda, di ba? Ayan. Parang gusto ko nga, umorder din dito kay ate para kay ano, para sa misis ko, eh. Ayan, oh, ang galing, oh. Siya na magsasource niyan, mga Tabber Cards. Sa kanya na magagaling yan. Or, kung gusto nyo rin na kayo yung magpapadala sa kanya ng content, pwede rin. So, yun, napakaganda ng mga ginagawa niya, oh. Beauty Box 115, Beauty Box 215, diba? Anyway, so mga Tabber Cards, yan po ang kanyang business. Pwede po itong pangregalo sa Christmas, sa inyong mga corporate events. Okay, pwede po yan. Contactin nyo lang po siya sa mga contact details po na ito. Okay? Pwede nyo po siyang i-message sa kanyang Facebook page. Okay, ito po yan. Wonderfully Made. Okay, follow nyo po siya dito, mga Tabber Cards, para makagawa po kayo ng napakagandang mga gift curated boxes. Okay? Ma-appreciate yan ang pagbibigyan nyo, mga Tabber Cards. As backgrounder, para naiintindihan po natin yung kwento. Nung i-raffle kay Leonin itong protesta ni BBM, ito po ang nangyari. Tatlo po kasi yung cause for action. Una, i-annul yung votes na hindi gagawin yon. Kasi mga Tabber Cards, pag in-annul mo yung votes ng lahat ng presinto, ibig sabihin, lahat ng binoto, mako-question. So, hindi po mangyayari yun. Pangalawang pong cause for action is yung recount sa baluarte ni Lenny Robredo. Pangatlo po, ito yung pangatlo. Ano po yung pangatlong cause for action? Papakita ko po sa inyo. Okay? Aha. Cause for action. Nabasa ko yung kanina. Ito. The issue is whether PET shall proceed with the third cause of action, the annulment of votes in the Mindanao provinces. Bakit po i-annul ang vote sa Mindanao provinces? Specific, tatlo po yan. Tatlo pong probinsya yan, mga Tabber Cards. Specifically, sa Maguindanao, Lanao del Sur, if I'm not mistaken, and sa Basilan. Okay? Bakit daw i-annul ang boto doon sa tatlong probinsya na yon? Kasi meron daw election-related violence. Which, dahil merong violence na nangyari sa lugar na yon, it renders yung mga boto doon as not genuine o hindi totoong boto kasi baka natatakot, bumoto sila sa specific na kandidato dahil merong abanta sa kanilang buhay o merong bentahan ng boto na naganap. So yun po, invalid, kumbaga, o not genuine, o peking boto yung nangyari doon sa tatlong probinsya na yun. Okay. And then, ang tagal pong inupuan to, thank you very much Mary for subscribing, ang tagal pong inupuan ito, ni Justice Leonin. And finally, nitong September
September 30, 2020, eh, umakto na siya. Ano pong ginawa niya? Ang sabi po ni Justice Leonin, humingi siya ng komento, kanino? Kay Solicitor General Kalida at sa COMELEC. Okay? Yun po. Yun po ang nangyari. So, ano pong nangyari kanina? Nagsalita na si Soljen Kalida. Soljen favors Marcos in election protest. Yan. Paano pong nangyari? Ano pong nangyari dyan? The Office of the Solicitor General has told the Supreme Court that as the Presidential Electoral Tribunal, it has the power to validate or annul the election returns from three Mindanao provinces which former Senator Ferdinand Marcos Jr. claims were tainted with fraud. Oh, yun po ang sinasabi ni OSG, ni Solicitor General. Ano pong ibig sabihin yan? Ang rekomendasyon po ni Solicitor General ay nasa Korte Suprema ang karapatan kung pipiliin nito na i-annul o i-render na invalid ang mga boto doon sa tatlong probinsya ng Mindanao. Mga Tabercats, pag nangyari po yun, ibababa po ng sobrang baba ang boto ni Lenny Robredo. Mawawala po ang kanyang lead. At officially, magiging si BBM na ang VP ng Pilipinas. Thank you very much. Naka-break na naman po tayo ng 1,000 viewers for tonight. Thank you very much po sa 1,100. Wait lang, nawala yun ako. 1,110. Ayan, nanonood po sa atin ngayon. Thank you very much. Okay, so, yun po yung mangyayari. Mawawala po yung lead ni Lenny Robredo. Kung papaboran siya, kung papaboran si Marcos ng ating Korte Suprema. Okay, ito po yung final ni Soljen. Ayan. Pet case number 005. Nandun talaga yung Lenny Daang Matuwid. Daang matuwid pero madumi. Lang problema. Sige, sa inyo na yung daang matuwid pero madumi. Okay. Ito pong sabi ng Solicitor General. Okay? So, kinuwento po muna niya, no, kung ano yung mga sitwasyon. Okay? Sabi niya, base daw nung Certificate of Canvas sa COCs noong May 9, 2016, ito raw ang final, what do you call this? Count. Vote count ng pagka-vice presidente. Okay? So, ayan po lahat. Papansin nyo po, ito po, dagdag, dinagdag na po dyan, ito 14,480 na to, dinagdag na po dito yung naipanalo daw ni Lenny Robredo sa recount. Bakit po daw? Kasi, bakit daw ang aking sinabi dyan? Kasi, mga Tabber Gods, yung dinagdag na boto dito ni Lenny Robredo, ito yung mga appreciated ballots na may 25% threshold. Ang nangyari po dyan, mga Tabber Gods, di nag-eleksyon. Okay? Natalo si BBM. Nagpa-recount, may natuklasan, mga Tabber Gods. May natuklasan ng mga basang balota na papunta kay Bongbong Marcos. Basa yung mga balota. At meron pang natagpuan ng mga balota na pre-shaded. Pre-shaded na merong 20, merong tuldok na boto kay Lenny Robredo. Gatuldok lang kasi kaliit nun eh. Kaliit-liit nung boto nung bibiluga mo dun tapos 25% tolerance lang. Eh kahit may dumikit na kulangot dun, bibilangin ng voting ng vote counting machine yun eh. Ganun kasi kaliit lang. Napakaliit ng ano, bibiluga mo dun. Tapos 25%. Mga Tabber Gods, yung 25% voting threshold na po na yan, eh napagbigyan lang yan after na ng elections, naglabas itong si Andy Bautista na ngayon ay nagtatago na sa US. Okay? Naglabas siya ng memorandum na yung binago niya yung rules ng threshold after the elections.
September po yan, mga Tabercast. September 2016, nangyari. Eh, anong nangyari na ngayon? O di, nagtatago na ngayon to si Andy Bautista. Wala na siya. Pero anyway, so yan po ang nangyari sa... Ito yung parang antecedents. Ito yung mga nangyari bago pumunta dun sa sitwasyon ng protesta. So ano po ang sinabi ng ano ng Solgen? Una, the PET, the Presidential Electoral Tribunal has the power. Okay, may kapangyarihan daw ang PET man na magdeklara ng annulment of elections or a failure of elections without infringing upon the authority of the COMELEC. Ibig sabihin, may sariling karapatan ang Korte Suprema, ang Presidential Electoral Tribunal, na magsabi kung mayroong annulment of elections or failure of elections na hindi makakalabag sa batas ng COMELEC. Yun po ang sinabi ng Solicitor General. So, ang Solicitor General po natin, ang punong abogado ng buong Pilipinas. Siya ang punong abogado ng Pilipinas. Ito po yung sinabi. Oh. Ito po yung proof niya. The PET is empowered to declare the annulment of elections or a failure of elections pursuant to Section 47, Article 7 of the 1987 Constitution, which states, the Supreme Court sitting en banc shall be the sole judge of all contests relating to the election returns and qualifications of the president or vice president and may promulgate its rules for the purpose. So nasa constitution po natin yan. Okay, wala raw nilalabag na batas na provision sa constitution ng ating Korte Suprema kapag nagdeklara sila ng annulment of elections. Okay. So yan po ang una nilang sinabi. Pangalawa, the Presidential Electoral Tribunal has no concomitant power to order the conduct of special elections. Okay? Ano pong ibig sabihin niyan, mga Tabercats? Kasi po, mga Tabercats, kapag nag-declare po tayo ng failure of elections, mandatory po na magkaroon ng special elections. Special elections po. Kapag failure of elections. So, ang sabi, the PET does not have the power to call for special elections. Its mandate under the Constitution is clear to be the sole judge of all contests relating to the election returns and qualifications of the President or Vice President. So mga Tabergads, no? Pwede siyang magsabi ng may failure of elections or annulment of elections. Ito na yung ano, ito na yung request. Okay, consider this comment as sufficient compliance with the resolution noong September 29, nung humingi ng comment itong si Leonin. Consider the instant protest submitted for immediate resolution. Tapusin na natin to. After the party shall have filed their respective replies to the respective comments of the COMELEC and the OSG. So ito po yung kinoment ng ating Solicitor General. Pero meron akong gustong i-highlight, mga Tabercats. Itong item 68, number 68. In the case at bar, ibig sabihin, itong kaso na inihain sa Korte Suprema, sa PET, it is indubitable that even if the votes cast in the provinces of Maguindanao, Lanao del Sur, and Basilan are declared null and void, there is no failure to elect. Walang failure of elections. Kahit nasabihin ng ating Korte Suprema na null and void ang mga boto na nilagay sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan. Okay? Walang failure of elections. On the contrary, the ultimate winner or the one with the majority or plurality of the valid votes cast is easily determinable. Ibig sabihin, kapag nag-declare ng annulment of votes dito sa mga lugar ng Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan, mabibilang lang yung mga balido o mga tamang boto na naiboto nung panahon na yun. Ngayon, paano madedetermine yun? Problema na nila yan. Paano natin malalaman kung ano yung valid at invalid votes?
si Presidential Electoral Tribunal ang magsasabi kung ano ang valid at kung ano ang invalid votes. Okay? Doon naman natuwa itong Rappler. Si Rappler talaga pagdating pagdating kay Lenny Robredo, hashtag protect Lenny talaga sila lagi. Hashtag protect VP Lenny. Laging ganun. Thank you very much sa 1,300 po na nanonood po sa atin ngayon. Okay? So yun po, itong si Rappler talaga. Pagdating dito talaga sa kaso ng ano VP, pagdating kay Lenny, unang-una talaga sila magtatanggol. Alam mo talaga, itong Lian Buwan na to, Diyos ko, nakakarami ka na, Lian Buwan. Si Crappler. Sabi, Crappler daw ang tawag sa kanila, Crappler. Anyway, so nagse-celebrate ngayon itong mga dilawan. Bakit po? Kasi, ang sinasabi nila, wala wrong failure of elections. Kasi ang sabi doon ng COMELEC, 8 petitions to declare failure of elections in those provinces had been dismissed by the COMELEC on bank. 7 of them had been issued with certificates of finality except for the petition in Northern Kabuntalan, Maguindanao. Okay. Ito yung pinagbubunyi ng mga dilawan. Ang sinasabi nila, oh, walang failure of elections. So valid ang mga botong binigay doon sa election na yun. Pero mga Tabber Gods, nakakalimutan nila. Ang protesta ni Bongbong ay hindi naman failure of elections. Okay? Ano po ang protesta niya? Ang pinoprotesta po niya sa kanyang third cause for action or cause of action, annulment of votes. Okay? Annulment of votes. Hindi failure of elections. Ibig sabihin, ipawalang bisa ang mga boto sa tatlong probinsya, Maguindanao, Lanao del Sur, at Basilan. Paano lang ba tayo magkakaroon ng annulment of votes? Ayon po sa Omnibus Election Code, okay, ito po yung Omnibus Election Code, okay? Unahin natin sa failure of elections. Tuwing kailan lang nagkakaroon ng failure of elections, okay? Postponement, failure of election, and special election. The postponement, postponement, declaration of failure of election, and the calling of special elections as provided in sections 5, 6, and 7 of the Omnibus Election Code shall be decided by the commission sitting on bank. Okay? By a majority vote of its members. The causes for the declaration of a failure of election may occur before or after the casting of votes or on the day of the election. So yan po, no? Ibig sabihin po kasi, kapag failure of election, kailangan magkaroon ng special elections. Kasi end eh. Oh. So kailangan magkaroon ng special elections. Okay? So, pupuntahan natin ngayon yung mamayana annulment. Tuwing kailan lang ba nagkakaroon ng failure of elections? Dapat nakasulat yung dito. Or baka tinanggal ko kanina. Aha. Nandito yun eh, yung mga bawal gawin. Official watchers, number of copies. Okay, number of copies. Okay. Baka nasa ibang ano. Nakita ko yung kanina eh. Eh, wala dito. Anyway, nakita ko yung kanina sa ibang ano siguro. Pag merong mga election-related crimes na nangyari. Okay? So, doon lang po nagkakaroon ng failure of elections. Pero, ang sabi nga po ng Rappler kanina, na sinasabi daw po ng COMELEC, eh, wala raw pong failure of elections na nangyari. So, ano po ang magiging basihan na ngayon? Ang hinihiling po ni BBM, ni Bongbong Marcos, ay ang, what do you call this? Annulment of votes. Tuwing kailan po tayo nagkakaroon ng annulment of votes? Nasa Section 10 po yun, mga Tabber Gods. Section 10, annulment of the list of voters. Any book or voters, the preparation of which has been affected. Ibig sabihin, may nangyari na fraud, bribery, forgery, impersonation, intimidation, or any other similar irregularity or which is statistically improbable,
may be annulled after due notice of a verified complaint. Ano pong ibig sabihin yan? Pag po sa isang, pag po ang ating mga boto ay nakitaan ng pandadaya, pangbibili ng boto, pandaraya pagdating dun sa balota, forged na balota, pag-i-impersonate, ibig sabihin flying voter, intimidation, okay, may nagsabi na, oh, iboboto niyo si ganitong kandidato, kundi papatayin namin kayo. Force or any other similar irregularity or which is statistically improbable, ibig sabihin, kapag let's say sa isang town, 100 lang ang registered voters, tapos may lumabas, 200 lahat ng bumoto. O di ibig sabihin, statistically improbable, hindi nag-ano yung mathematics niya. Pwede yun ma-annul. Okay? After due notice of a verified complaint. Meron bang due notice of complaint? Meron. Meron. Meron tayong due notice of complaint. Yung election protest ni BBM. Ang tanong na lang ngayon, mga Tabercads, ay nangyari ba itong mga ito? Nangyari ba yung mga yan? Tingnan natin. 64 poll-related violence recorded in BARM. Anong nangyari? Merong mga insidente, okay, nung panahon ng eleksyon sa tatlong lugar sa Bangsamoro, Maguindanao, Lanao del Sur, at Basilan. Binalita yan, no? May 14, 2019. The incidents in 2016 included 25 gun attacks and 51 bombings pulled off using fragmentation grenades and improvised explosive devices. So ano ba ang qualification ng annulment of votes? Intimidation, force? Pasok ba yon sa intimidation or force? Mukhang pasok, mga Tabercads. Mukhang pasok! So, may failure of elections ba? Wala. Kasi sinabi po ng COMELEC na walang failure of elections. Pero hindi po ibig sabihin na porke walang failure of elections ay walang election-related na violence or intimidation or force or fraud or bribery or forgery or impersonation. Kaya nga nakahiwalay yung annulment of votes eh. Doon sa nakahiwalay yung annulment of votes doon sa failure of elections. Paano na ngayon? Ha? Paano na ngayon? Justice Leonin! Paano na ngayon ang gagawin natin? Isasantabi lang ba natin yan? Isasantabi lang ba natin to? Yung mga insidente ng force at intimidation sa BARM? Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay? Patay. So paano? Paano gagawin natin dyan? Leonin! Justice Leonin! Are you there? Are you awake? Are you awake, Justice Leonin? Anong gagawin mong hatol dito? Kaya mga Tabercads, no? May pag-asa pa! May pag-asa pa si BBM. May pag-asa pa. Kasi, ayun nga, no? Ayon kay Soljen Kalida, hindi porke idideklara ng Presidential Electoral Tribunal na annulled ang mga boto, ibig sabihin ipapawalang bisa ang mga boto, ibig sabihin ay merong failure of elections kasi hindi ho siya magkapareho. Ano po ba ang logic nun? Kasi hindi po kasi natin malalaman din kung yung mga ibang boto dun ay totoo. So i-cancel na lang lahat ng boto. Or, tulad ng sinabi dito ni COMELEC daw, sabi ni Rappler,
Okay, meron daw qualifications, okay? May prerequisites. Kailangan 50% ng mga balota ay pwedeng matanggal sa entire municipality. At impossible to distinguish with reasonable certainty between lawful and unlawful ballots. Ibig sabihin, hindi natin malalaman kung alin ba yung totoong boto sa hindi. Dahil sa sobrang lala na nangyayari dun sa lugar, hindi natin malalaman kung alin ba yung totoong boto sa hindi. So ang mangyayari, ika-cancela na lang lahat ng boto. Mga Tabercast, pag nangyari yun, kaya ngayon mga Tabercast, nanginginig itong mga dilaw. Kasi mga Tabercast, kung mapatunayan man, let's say, assuming, no, ipagpanalangin talaga natin to, na magkaroon ng tamang utak si Justice Leonin dito sa mga panahon na to. Kung pumayag si Justice Leonin sa ganong klaseng sistema, ang ibig sabihin, nandaya si Lenny Robredo. Matatanggal siya sa posisyon, hindi lang yun. Hindi pa siya pwedeng kumandidato. So, hindi natin alam kung papayagan ni Justice Leonin yan. Okay? Pero sana gawin niya yung tama. Kasi, yun lang naman talaga dapat ginagawa ng Korte Suprema, di ba? Gawin yung tama. So mga Tabercats, no, marami po salamat for joining us. It's 12:27 a.m. Okay, 12:27 a.m. Dahil po dyan, mukhang hindi ako makapag-shoutout ng ating ending shoutout. Pero thank you very much po, no, sa 1,341 sa, according po sa aking app. 1,341 viewers na nanood po sa atin today. Okay, marami pong salamat sa inyo, sa patuloy niyo pong suporta mga Tabercats, okay? At huwag niyo pong kakalimutan, i-like, i-share po ang ating video ngayon. Ano, yung video na i-upload ko mamaya. Dahil tatlo po yung topic po natin, baka tatlong video din i-upload ko. So, i-upload, paki-share po natin yun mga Tabercats para matulungan niyo po akong tumagal sa YouTube, mga Tabercats. No? Tulungan niyo po akong tumagal sa YouTube. At shoutout po sa inyong lahat, pasensya na po, no? It's almost 12:30. Medyo nag-uuti lang tayo ng konti kasi magaganda yung topics eh. Pero tomorrow mga Tabercats, no, balik po tayong muli sa ating topic, okay? 11 p.m. po tayo daily sa mga ibigan po nating OFWs. God bless you. Whatever you're doing today, work man yan or pahinga, God bless po sa inyo. Bugsay ni Kikay, thank you very much for subscribing. At sa mga kaibigan po natin, meron po nag-super chat kanina, hindi ko makita ngayon ang kanyang pangalan, si Peanut Butter. Thank you very much po for the super chat, Peanut Butter. Dito Moreno, thank you very much for subscribing. At sa mga kaibigan natin sa Pilipinas, pahinga na po tayo. May work po tayo bukas. Sa mga manonood pa po na ibang vloggers, go lang po tayo dyan. Okay, so mga Tabercats, good morning, good afternoon, good night. And I'll see you all tomorrow in our next YouTube Live. Bye everyone, see you tomorrow.